Yo. Yo, what's up? What's up? Good evening sa inyo mga lods at happy holiday po. Happy Bonifacio Day po sa inyo. Magandang gabi po, magandang gabi dito po sa Pinas at magandang araw po sa mga iba't ibang sulok ng ating bansa, no? Ayan po mga lods, magandang araw po dyan sa inyo. Paki-comment naman po kung okay lang po ang ating isdang kasi medyo malakas po yung ulan dito sa amin ngayon. Ayan po. At sana po ayun, hindi magka-problema ang ating signal. Lagi na lang tayo na problema sa ating signal. Shoutout naman sa aking connection, sana hindi magloko. Ayan, shoutout po Cedric, bro Nosa, hi din po sa inyo Lodi. Tara Nakamura, Konbanwa, shoutout po sa inyo mga lods. Welcome po sa ating stream. Ayan o, ang topic po natin ngayong gabing ito ay about po dun sa issue ng makabayan representative. Makabayan muna representative Euphemia Kulyamat. Ayan po no, ayan po ang ating topic ngayong gabi. At sana po i-share niyo po yung ating live stream mga lods. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Ayan po mga lods. Good evening po sa inyo. Grace Zakia, ayan po. Lota Biason, shoutout po. Jonas Detrat, oy idol. Maris Mars, good evening po sa inyo. XY Queen Faye Alubro, shoutout po sa inyo mga lods. Okay daw po yung signal natin. Jerwin Rala, ayan, lagi rin po nasa ating YouTube channel. Welcome po. Good evening po sa inyong lahat mga lods. No? Hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Dahil nga po dito sa mainit na issue. Dito po ang tatalakayin natin ngayong gabi. Nakakagimbal po yung mga balitang natatanggap po natin. No? Hindi po basta-basta yung mga nangyayari sa ating bansa. Dahil po sa pamumuno ni PRRD. Marami po tayong natutuklas ang mga bagay na matagal na po nating hindi nalalaman dahil ito po'y tinatago ng mga makakaliwang grupo. Apo, good evening po mga Lodi. Dennis Go, Dionisio, good morning po sa inyo. Houston, Texas, shoutout po sa inyo Lodi. Salamat po. Bugoy TV Channel, ayun po. Shoutout po sa inyo. Good evening din. Ayun po, nandiyan po si June Papa. Shoutout po. Laging nandiyan sa atin. Nag-share, nagla-like, nagko-comment. Ayun po, magandang gabi po sa inyo. Pakishare po ng live stream natin mga lods, no? I-share nyo po in public para po marami po tayo makasama ngayong gabing ito. Alam ko naman po kapag pinag-uusapan natin ang gantong klaseng issue, hindi na naman po ito mamomonetize pero okay lang naman po dahil ang ginagawa ko naman po paglalahad lang po, pagsisiwalat ng mga balitang hindi po binabalita dyan po sa social media o sa mainstream media. Ayun po, minsan binablock pa po sa social media, no? Mga bitter. Ayun po. Pwede kayo hindi ko po masasagot yan, Jerwin Rala, kasi hindi po tayo ang Diyos. Ang Diyos lang po ang may alam kung kailan po sila kukunin. O, ayan, babawian ng hiniram nating buhay dito sa ating mundong kinatatayuan. Ayan po. Shoutout po sa mga bago pasok. Share po ninyo yung live stream natin. At para po marami tayong mga makakasama ngayong gabi. Kimilin Jacobo, shoutout po sa inyo. Yun. Lodi Lodi, shoutout po sa inyo. Ayoko po magsalita lang ganyan mga lods kasi baka ma-libel po tayo. Po. Paolo Antonio Pineda, pa-shoutout po lods sa KDDS Marcos Loyalist dyan at wash out mga naman. Dilawan Trolls, mabuhay ka sa Andres Bonifacio. Ayan po, happy ano po ngayon, araw po ng ni Andres Bonifacio. At ayan po, holiday po dito ngayon. Ayun, pitan natin. Dahil baka may magalit na naman. Ayoko may nagagalit sa akin kapag matagal na po ako nag-uumpisa. Shoutout eh. Ayoko po, baka magalit na naman po siya. Ito po, ang tatalakayin po natin ngayong gabing ito tungkol po dun sa anak po ni Euphemia. Po, no? Makikita po sa kanyang mga ngiti dito sa imaheng ito na mataas po yung kanyang pangarap. Kung hindi po ako nagkakamali, nasa paaralan po siguro ito itong kuhang ito. Ayan po, ay mali yung napindot ko, sorry. Ayan po, namali yung napindot ko. Ayan po,
dito po makikita na parang meron po talagang pangarap sa buhay itong batang to, no? At yun nga po, dahil sabi po ng mga makabayan muna representative na sila po ay hindi po dapat nire-red tag dahil sila po ay hindi po kawani ng samahan ng CPP-NPA. Pero ngayon po ay nakaagimbal na balita ang dumating po sa ating araw na ito. Itong anak po ni bayan muna representative Eufemia Culiamat, eh yun, nakasagupa po ng ating mga kasundaluhan. Ha? Saan nga po ba yun? Check mo muna natin, ha. Check natin, mga lods. Kasi medyo yung image na yun, mga lods, eh. Nakasagupa po na itong 22 years old na youngest daughter po ni Eufemia Culiamat, nagsiserve daw po as medic. Sabi po yan, ha. Dito po sa Philippine Insider, papakita ko po sa inyo. Ito po. Kaya lang po merong iba-blurred na lang po, blinard na lang po natin yung scene na ano. Ito po. Ayan po, mga lods. Galing po sa Philippine Insider. Ayan po. Kuha po ito ni Kalinaw News. Ayan po. Shoutout po sa inyo. Pero po ng image inyo. Sabi po nila, ito pong ano tawag dito ba? Kasi maano tayo. Ayan. Ito. Dead body na lang. Ayan. Sige. Okay na. Sabihin na natin. Na nakita po nila, na-identify po nila na isa po na anak ni Eufemia, ha? Na si Javelin Campos Culiamat aka Rev Javelin. Ayan po. Ayan po yung kanya. 22 years old pa lang po itong batang ito, no? Ayan. Nakasagupa po siya ng ating mga kasundaluhan. Siya po ay nagsaserve daw as medic dyan po sa grupo ng CPP-NPA. Ayan po. Ayan ako. Pero dun po sa isang picture na pinakita ko sa inyo nung una, makikita nyo po sa kanyang mga ngiti ang mataas na pangarap sa kanyang buhay, no? Ayan, mga lords. Hindi na po natin patatagalin itong image na to kasi hindi po maganda tingnan. Ayan na lang po. Siya na lang po. Yan po yung anak po o youngest daughter ni Eufemia Culiamat na nasawi daw po sa bakbakan kanina po. Ayan po. Kawawa naman po, no? At eto po, sinasabi po ni may post na po siya na sinasabi po ni Culiamat o ni Eufemia na isa daw pong tinatanaw na bayani daw po ng kanilang tawag nito. Itong batang ito, tinatawag daw po ng kanilang grupo na isang bayani dyan po sa Lumad. Dyan po, hindi po sa grupo ng CPPNP. Lumad daw po. Kasi isa po silang Lumad, diba? Pero may nakikita naman po tayong mga post, mga lods, yung in-interview daw po yung mga Lumad, hindi daw po nila kinukonsinte itong ganito klaseng kilosan. Hindi daw po nila tinatanaw na isang bayani daw po ng kanilang tribo itong anak po ni Eufemia Culiamat. Ayan po, no? Sayang. Lagi po nilang sinasabi, mga lods, ito po, sa kongreso, lagi po nila sinasabi sa kongreso, mga lods, na sila po ay nirepresent ng kanilang party list. Binoto po sila ng kanilang party list para maglingkod sa ating bayan. Hindi po sila kasapi. Hindi po sila kasapi. Yan po yung lagi nilang dinidin. Ba't po daw sila nire-red tag o pinagbibintangan as kasapi ng mga kaliwang grupo? Yan po laging binabanggit nila doon sa loob ng kongreso, di ba? Mainit na issue po yan ngayon, eh. Dahil marami po naglabasan na dating kadre po nila ay siniwalat po ang totoong trabaho po nila dyan sa loob ng kongreso. At yan po ay dinideny po nila. Good evening po sa mga bagong pasok. Pakishare po ng live stream natin. Maraming salamat po. Pasensya na po, hindi ko po muna kayo masi-shoutout ngayon, ha. Focus po muna tayo dito kasi saglitan lang po tayo. At baka po maputol yung aking internet connection. Ang lakas po ng ulan ngayon dito sa amin. Ayan po, kaya focus muna tayo, baka maputol yung ating issue. Ayan. Shoutout po, mga lods. Mga bagong pasok, pa-share po ng live stream natin in public. Ayan po, no?
Dahil nga po, sinasabi po lagi nila na sila po ay nakikipaglaban lang po sa tama. Nagiging bosses daw po sila ng ating bayan. Hindi daw po sila kasapi ng mga kaliwang grupo. Pero ngayon, mababalitaan mo yung mga, yung anak pala ng isang representante ng bayan muna, eh, naging medic. Medic po. Ayon po yan sa Philippine Insider. Medic po ng grupong ng grupo ng CPPNPA yan, na nakasagupa po ng ating mga kasundaluhan, at ito po yung nasawi, at yan po ay sinasabi pa po ni Eufemia Kulyamat na isa daw pong bayani ang kanyang anak sa kanilang tribo. Yan po, no, kahit na ganito na po nangyari sa kanyang anak, mga lods, hindi ko po alam kung saan niya po nakukuha yung ganong klaseng tapang ng loob as mother na ayun, nawala na nga yung kanyang anak dahil po sa maling ginagawa nilang pakikipaglaban sa gobyerno. Pero ayan, pilit pa rin po nilang ibinabaluktot kung ano po yung huling-huli na po, eh. Alam na po natin, eh. Diba? Mahuli yung anak mo, merong ganyan, no? Merong hawak na armas. Tapos, ayan po, may mga first aid kit. Tapos, i-deny mo pa pa yan. I-deny mo pa ba yan? Ha? Ano pa pong sasabihin nila sa loob ng kongreso dito? Wala yun. Tinanim lang yun. Ha? Sinuotan lang ng ganyang damit. Ganun po ba ang inyong i-explain na naman sa loob ng kongreso? Dahil nga po, huling-huli na. Lagi ko po siya nakikita, mga lods. Ha? Yan po si, ano, si Eufemia ngayon sa kongreso, lalo na kapag merong binabatikos dyan sa loob ng kongreso. Lagi po sila nagsasalita, yung mga bayan muna representative. Isa rin po yan sa mga pahirap dyan sa pag-a-aproba ng ano, budget sa kongreso. Ayan, mga lods, no? Dahil nga po hindi na po siya mapakali, ayan, sumagot na po ito si bayan muna representative Eufemia Kulyamat. Ayan po, ito po. Ito po yung sinagot niya. Yan. Mariin kong kinukundina ang ginawang pambabastos at pambababoy sa labi ng aking anak. Ayan po, no? Parang galit na galit po siya dito, mga lods. Hindi siya bagay, hindi siya isang tropeyo na ipaparada para lamang sa propaganda ng militar. Ayun. Ginawa pa po niya, sabi niya po, ang militar daw po o ating mga kasundaluhan ay nagpapakalat ng black propaganda sa kanila po, no. Hindi ko na po alam kung ano pong meron po talaga sa kanila. Pero binabaliktad po nila ang issue, mga lords, no. Kahit ikaw po ay nawala na po ng youngest daughter mo, eh pilit nyo pa rin pong pinaglalaban ang mga maling gawain. Yan po, Eufemia Kulyamat. Sabi pa po niya, hindi nyo naginalang ang patay, binastos pa ninyo ang pagluluksa naming pamilya. Siyempre naman po, talagang mababatikos ka po dito, kasi ito nga po, dyan po sa loob ng kongreso, madam o bayan muna representative Eufemia Kulyamat, eh ang iingay nyo po dyan sa loob ng kongreso, pinaglalaban nyo po, pinagsisigawan nyo na hindi po kayo kasapi nitong grupong ito. Yan, di ba, mga lods, witness nyo yan, di ba? Lalo na kapag meron talagang nagsasabi sa kanilang, uy, ikaw, red tag yan, red tag, puro red tag yung topic nila dyan, eh, no? Against daw po sila sa red tagging, eh. Kasi hindi nga daw po sila kasapi ng mga kaliwang grupo. Pero ngayon po, makikita mo na ang anak po niya, ayun, nakipagsagupa sa mga kasundaluhan natin. Ha? O nga, Lods, Don Roberto, ayan, shoutout po sa inyo. Kahit na po huling-huli na, meron na pong matibay na ebidensya, mga Lods. Ha? Hindi po ito basta-bastang ebidensya. Pero sila po pinabaliktad pa rin po nilang ang istorya. Ano, hinihiling ko sa militar na huwag gamitin ang tropeyo ang bangkay ng aking anak. Hayaan ninyong ang aming pamilya na ang makapagluksa at makapagbigay ng parangal sa kabayanihan niya. Ito po yung
ito po yung sasagutin nung sikat na vlogger na si Jam Magno. Papakita ko po sa inyo ang video na ginawa po niya. Ayan po, na talagang masusupalpal po ito si Eufemia o Bayan Muna Representative Eufemia Culiamat sa mga pahayag po niya. Ah, dahil po dito sa pagkamatay ng kanyang anak na si Jeveline Culiamat. Ay, ayan po. O, tama po, Culiamat. Ayan o. Dahil po doon, nagpantig siguro ang tenga ni Jam Magnus. Ayan po, sikat po siya na vlogger po dyan po sa social media. Dahil po ay matindi po ang kanyang paikipaglaban, lalong-lalo na po dito sa mga tiwaling grupo na ito, no. Gusto ko rin po yung point niya, laway po siya magsalita at saka napaka-intelligent po niya, no, kapag siya po yung nagsasalita. May laman po talaga. Yan po ang mga totoong tao na naikipaglaban, na tinutuwid ang dapat ituwid sa ating bayan. At ako po yung sumusuporta sa mga ganong klaseng tao, mga lords, no. Kahit siya po ay isang single mom, hindi po siya natatakot, na kahit may anak po siya, hindi po siya natatakot na maipaglaban kung ano po yung tama. Hindi po kagaya nila. Ito po ng nila Bayan Muna Representative at saka nila Sarate. Ayan po, no. Ang tatapang po nila kahit mali po yung kanilang pinaglalaban. Matatapang pa rin po sila. Pero ngayon po, mukhang mababago po ang pananaw ng taong bayan sa mga pinaglalaban po nila. Dahil ito po ay isang magandang ebidensya na ipapakita natin sa buong bayan o buong mundo na yung mga sinasabi po nila dyan sa loob ng Kongreso ay mga kasinungalingan lamang po. Ayan po, no? Ito po, papakita ko po sa inyo yung video. Video po ni Jam Magno na talagang sinupalpal niya po. Yung sinabi po ni Eufemia Culiamat, yung nanay po ni Jeveline Culiamat. Ito po, mga lods, papakita ko sa inyo. Yan, patingin lang po natin muna yung background music para klaro. Ayan, mga lods, dahil po dito sa pahayag po ni Eufemia Culiamat, may sinabi po dito si Jam Magno. Shoutout po sa kanyang video, pahirap lang po muna. Ito po. Yesterday, my initial reaction to the death of Jeveline Culiamat was that of grief, of a woman that was wasted because of an ideology that is... Opo, magsasubscribe po ako sa kanya, Dennis Go Dionisio. But after reading the statement of her mother glorifying her own daughter's death as a hero of the Lumad, I beg to disagree completely. You are not heroes. You are the ones causing problems for the Lumad. Totoo yan. You are the one... What kind of mother would risk her own daughter? Totoo po yun, oh. Ano po yung ibig sabihin na, ito ulitin natin, ah, para maklaro po ninyo. Klaro po ba yung ano niya, yung audio? That is backwards, outdated, and dead as a doornail. But after reading the statement of her mother glorifying her daughter's death as a hero of the Lord, I beg to disagree completely. Oh, diba? You are not heroes. Oh. You are the ones causing problems for the Lumads. Oh. You are the one. Sabi po kasi nila, hero daw po ituturing, excuse me po, yung kanyang anak na mga Lumad, kasi sila po ay Lumad, mga lords, no. Yan po ay binara o binueltahan ni Jam Magno, isa pong magaling na vlogger, na sinupalpal po talaga itong statement na binitawan ng kanyang ina na si Eufemia Culiamat. Hindi po kayo magiging hero kung kayo po ay nagkukos ng tawag nito kaguluhan sa ating bansa, mga lords, di ba? Paano mo ba tatawag na hero yun? Parang tinawag niyong hero si, parang ganito yun, eh. Tinawag niyo pong hero si Noy Noy Aquino, kahit po siya ay nagkaroon ng pagtatraidor. Ayan po, no, pagbebenta ng Spratly, ano po ba, yung ginawa po ng kanyang anak yun, ha, ginaya po ng kanyang anak, tinatawag po nila mga hero yung mga Aquino, eh. O, diba? Tinawag pong hero si Noy Noy Aquino, ayan po, hindi naman po dapat. Parang ito po yung gustong palabasin din ng nanay ni Jeveline, si Eufemia Culiamat, na hero daw po ng Lumad ang kanyang anak dahil po sa ginawa niya. Tuloy pa po natin to, mga los. Naipunto talaga. What kind of mother would ito, para sa kanya to. For a cause, a
as futile as this. Sure, it is in your thinking that you don't own your children. Of course, none of us own our children, but we do not have the right to serve them up. Uh-huh. Your daughter was not a combatant, and you expected her to fight against one of the best armies in Asia? That's the type of thinking and ideology you would serve your own daughter. The lies you tell yourselves. Ang lupit magsalita, mga lads, no? Talaga nakaka-amaze, eh. And may punto talaga yung mga pinagsasabi ni ano Jam Magno, ah. Ginawa po nilang ano eh, kumbaga rebelde talaga ang kanilang anak, no? Kumbaga nakita niyo po yung unang picture na pinakita ko sa inyo, yung bata pa na yun, masayahin yung nasa picture eh, pero alam niyo po yun, sinayang po niya yung sarili niyang anak. Hindi posible naman na wala siyang bas-bas no na nakapasok doon sa loob ng grupo, 'di ba? Hindi po ako naniniwala doon, mga lords. Ikaw po ay representante. Kumbaga, ano ka eh, leader ka. Tapos yung anak mo nandun sa loob ng ano, makakaliwang grupo, imposibleng hindi mo alam 'yan. No? Tapos sasabihin niyo, i-deny niyo pa na hindi kayo kasal, hindi kayo kasapi, ba't kayo nire-red tag? Napaka ano po talaga ng kasilungalingan dyan po sa loob ng Kongreso, lalong-lalo na po ito sa mga makabayan block na to, mga lords. Kaya malapit na po talaga ang pagtatapos ng inyong mga kasilungalingan. Antay-antay lang po tayo, mga lords, no? Maybe inconceivable. You being pawoke and not actually being awake. Awoke. Will only drag you to your own deaths. But sure, if that is your way of dying, kumikidlat, then please dito. Stop saying that you are dying for this country, because you are not. You are dying for yourselves without a name and with no proper memory. You will not be martyrs or heroes. Your stories will not matter to the future generations. Nobody will remember you. They can't even have the decency to wrap you up in a proper blanket or have you embalmed. It is the people that you need to shoot at. The army, the police, that you kill. The same people will have to find the dignity for you, the terrorist. Ironic, isn't it? So wake up, now. Ayan. Ayan po yung banat ni, ano? Balik na natin. Meron po tayong bisita, mga lods, oh. Meron po tayong bisita. Welcome po natin yung ano, pwede daw po ako sa perya. Ayan nyo po, magpaparapol po ako dito, ha? Ayan, welcome po dito, shoutout sa'yo, Bayan Patol, ha? Pang baho ng ano mo. Ayan po, ang tindi po ng banat po ni ano, no? Jam Magno kay Euphemia Colyamat, mga lods. Talagang may laman at talagang alam nyo po yun, tamang-tama po siya dito sa mga sinabi nitong vlogger na ito, mga lords. Shout out po kay Jam Magno, at ako po'y hangang-hanga sa inyo sa mga ginagawa niyong paikipaglaban po. Ha? Isa rin po siyang matapang na vlogger. Alam niyo po yun, babaeng tao, pero sobrang tapang po niya. And shout out po sa mga bagong pasok dyan, at welcome po sa ating live stream. Ako nga po pala si Peps TV, para po sa mga hindi pa po nakakilala. At sabi po nitong isang ating Lodi, bagong pasok dito sa ating stream, eh tulog mo na lang yan, Lods, at may sinabi pa siyang hindi maganda. Eh, hindi ko siya i-ba-block. Tapos sabi niya, pwede daw tayo sa perya. Baka isa po ito sa mga, ayun, grupo nitong, tiwaling grupo na ito. At malapit na po kayong, malapit na po matapos ang inyong, paggugulo dito sa ating bansa. And, and tama po, mga lods, tama po yung mga pinagsasabi nito ni Jam. And mga lods, pero lang tanggalin na natin 'to. Ayun, dahil nga po dito sa issue na 'to, mga lods, no, at tinitiyak ko po sa inyo na magkakaroon po ng linaw kung ano po ba talaga ang kumbaga ano po ba ang role nitong mga makabayan block na to sa ating bansa, no? Dahil una, dinideny po nila na sila po ay kasapi o nagre-recruit na sumapi po sa mga kabataan dyan po sa loob ng grupo ng CPPNPA na pinamumunuan po ni Joma Season. Pero nakakabilib po ang tadhana, no?
na yung anak pa po talaga ng isang bayan muna representative ang nakasagupa at ito nga po'y binawian ng buhay na si Jebelyn Kulyamat, isa pong matibay na ebidensya na ang kanila pong anak ay naging medic at kasapi po ng grupo. Paano po kaya niya i-explain po ito sa loob ng Senado, no? Kasi alam ko sa Senado na po ito tinatalakay, mga lods. About po dun sa inilahad ni Ka Eric. Ha? Sana po ay magbunga po ang paghihirap ng ating mga matatapang na dating kadre po ng grupo ng CPP-NPA na nagsiwalat. Alam niyo po ba na nasa 14,000 pa mahigit na daw po ang total ng mga sumuko, ha? Simula po nung simula po nang umupo si PRRD as president sa ating bansa. Biruin niyo 'yun. Ang tagal-tagal po ng nagdaang taon, 30 years po, tayong binulag nitong mga utak talangka na 'to. Tapos ngayon lang po natin nalaman, no, nagganyan na po pala si dami. Halos mas marami pa po yata sila sa ating mga kasundaluhan, no? Halos-halos na po silang ganun karami sa mga ating kasundaluhan. Ngayon po eh, biruin nyo, sabi po dun sa interview ng SMNI, ayan po, meron po silang in-interview dun, na total po ng mga lahat ng sumuko simula po ng umupo po si PRRD as president ng ating bansa, nasa 14,000, last pong count, 200 plus po yung mga sumuko na mga dating kadre po. Ayun po, no? Napakagaling po talaga ng ating gobyerno ngayon. Palakpakan po natin. Meron po talaga pinatutunguhan kung ano po yung kasi ganito yan eh. Kung magaling po yung leader ng ating bansa, mga lods, makikita nyo po talaga ang progress na nangyayari sa ating bansa. Hindi naman po pwedeng magaling yung leader tapos wala po tayo nakikita ang improvement. Lalong-lalong na po sa mga infrastructure na ginagawa po ng ating mahal na Pangulo. Kung nakikita nyo po yung mga plano, talaga mamamangha po kayo na parang pang world class po yung ginagawang mga tulay, pagdudugtong ng mga ating mga lugar, no? Sobrang nakaka-amaze po na ginagawa po ni Yusek Villar. Apo, mabuhay po kayo. Lalo na po sa mga kasundaluhan, kapulisan na nagpapanatili ng ating kaligtasan. Ayan po, pinapanatili po nila ang kapayapaan sa ating bansa. Ay, mabuhay po kayo. Ayan po, no? At dito po siguro sa mga pangyayaring ito na sinabi ko sa inyo, nagiging mitsa ng kanilang grupo, papalapit na po ng papalapit ang kanilang pagtatapos. Dahil sabi nga po ni Ka Eric, kapag wala na po daw sumusuporta sa kanilang grupo, at tumigil na po ang lahat ng mga sumusuporta sa pagbibigay po sa kanila ng armas, ganyan, ng pondo sa pagkain, kusa na daw po itong bababa sa bundok itong mga natira na mga kasapi po nila. Opo. Tama po kayo, Honey. Shoutout po, Honey Hashimoto. Shoutout po sa inyo. Welcome, welcome po sa ating channel. Ayan po. At maraming salamat po, no, sa mga sumubaybay sa aking live stream ngayong gabing ito. At alam nyo naman po, mga lods, na hindi naman po ako ganun katagal na nagla-live stream. Kapag naibalita ko na po sa inyo ang ating topic, pwede na po tayong magpaalam sa inyo. Pero ayun po, bibigyan ko po kayo ng time para makapag-shoutout ako. Ayun po, sabi po, ginantihan po ni Ken Fernandez Ziva. Ayun po, Bayan Battle, supporta mo na mayan. Ayun po, hindi po ako nagkikik ng mga dito, ha. Yung mga, alam niyo po, yung mga trolls, hindi po ako nagkikik. Kung matagal na po ay sa akin channel, hindi ko po yan kinikik, mga lods. Sinahayaan ko po sila magsalita. Baka naman po ay mapatunayan po nila na sila po ay tama. Yan po ang aking ginagawa. Hindi po ako ganun, mga lods. Yung meron kang bisita dito, nasasabihin, tayo ay boplags, ayan, wala daw po tayo sa tamang pag-iisip dahil yung pinaglalaban daw po natin si PRRD, hindi daw po tama. Lalong-lalo na po yung pagpapasara sa ABS-CBN, marami po nagagalit sa atin dun. Pero ngayon, nga sila.
Epo. Shoutout po sa Nakamura, mabuhay po PRRD. Oh, totoo po yan mga lods. Shoutout po sa inyo. Kimilin Jacobo, nalulok sa pamilya ni Kulingamat. Yan ang inyong sarili. Oh, totoo yan lods. Kimilin Jacobo. Oh, nagluluksa kayo dahil sa sarili ninyong kasalanan. Ha? Hindi po 'yan mapapahintulutan kung wala pong basbas ng kanilang magulang. Ah, 'di ba, mga lords? Tama po ba tayo diyan? Shoutout po sa inyo. Mabuhay po, mabuhay kayong lahat. Ayun po, Dennis Go Dionisio, si Sarate nagsalita na rin. Lords, alam naman po natin lahat ng mga sinasabi ni Sarate. Wala naman po talagang wenta. Kaya nakakasawa rin po siyang i-topic dito. Pero ito, alam nyo naman na hot issue po talaga to dahil magandang pangitain po ito, no? Dahil unti-unti na po nating nalalaman kung ano po talaga o gano'n na po kalalim ang ugnayan po nitong mga Bayan Black at mga representante ng Bayan Muna Representative o Party List sa grupong tiwali na ito, yung CPP-NPA, mga lods. Alam ko po, hindi na naman po ito ma-monetize tong video na to, pero sabi ko sa inyo, okay lang po yan. Ayan po, i-share nyo na lang po yung ating video para po kahit hindi po ma-recommend ni YT, makita po ng ating mga kababayan Pilipino kung ano po talaga ang nangyayari sa loob po ng Kongreso at ano po talaga ang totoo sa hindi. Dahil po yung iba, kapag sila po ang nasalita, gaya po ng pang-recruit nila, pang-membrainwash nila, napakagaling po nila magsalita na alam niyo po yun, yung lagi kong sinasabi kapag yung tipong yung product na hindi mo kayang ibenta ng ganong halaga, kaya po nilang ibenta dahil sa matalinghagang pananalita po, mga lods. Yan po ang ating iniiwasan na mangyari sa ating mga kababayan Pilipino na hanggang ngayon po nabubulag-bulagan o nabubulag po nila sa ginagawa po nilang technique na yayam-yaman po nila ng mga matalinghagang salita. Ayan po. Ayan po, shoutout po sa mga bagong pasok. Welcome, welcome po. At ayun po, no, masaya-masaya po ulods dahil ayun po, meron po tayong napasayang isang tao kanina. At bukas po, i-upload ko po yung video. At hindi naman po ganun ka-special yung araw na yon. Pero binigyan po namin siya ng, alam niyo po yun, yung magpapasaya sa kanyang buhay. Binigyan po namin siya ng bike at pinag-ambagan po namin yung aming kaibigan para po siya ay, hindi na po mahirapan sa pagbabike. Lagi po namin kasama nagbabike kapag ano po, weekdays po. Ayan po, no? Yan po yung ginawa namin kanina. Kaya po, na-late po ko sa aking topic ngayon. Ayan po. Siyempre, mas gusto ko po yung nakakapagpasaya po tayo ng tao. Dahil po yan, mga lods, sa ginagawa nyo pong pag-share at nakakatulong po tayo, nakapagbigay po tayo ng tulong din po sa mga, alam nyo po yun, yung gusto nating pasayahin na tao. Dahil po yan sa inyong tunay na suporta. Alam ko po, masaya po siya ngayon. Sinishare ko lang po sa inyo kung ano po yung ginawa namin kanina. Makikita nyo po yung video bukas. Ine-edit ko po siya ngayon. Kahit na hindi na po muna tayo matulog ngayon ng maaga. Lagi naman tayong po yun. Ayan nga. Pero saan nagawa ka din about sa mga amo ng dala? Ha? Kuya, sabi po ni Richmond de la Cruz. Kilala ko to eh. Gumawa na po tayo ng vlog para po sa mga among mapagsamantala at alam ko po na alam ko po yung inyong nararamdaman, Richmond de la Cruz, and dahil kilala ko po ito. Isa lang po yung amo namin ito eh, mapagsamantala po talaga, at kung ano po yung dinanas ko dun sa amo namin na yun, dinanas niya po ngayon. At ayun, Richmond, di na natin dapat talakayin yan. Diyos nang bahala do sa amo natin. Shoutout sa'yo, Lodi. Sana yung kaso ninyo maipanalo mo para madala yung amo natin. Hindi ako nagbibiro, mga Lods. Kasama ko sa trabaho yan, si Richmond de la Cruz. Ha? Kung ano po yung ginawa ng amo namin dati, tinanggal po ko sa trabaho na wala po akong kasalanan dahil po tayo honest po tayo. Tinanggal po tayo sa trabaho na walang dahilan. At yun din po yung ginawa sa kanya ngayon. Para po makapangupit lang yung amo namin mapagpapantala. Shoutout po, Rewel Whitey. And po, siya po yung nag-chat sa akin kanina. Ano pong hot issue natin? Pasensya na, Lods. Hindi ko nasabi sa iyo kung ano yung... Ano, dahil
Ngayon ko lang din po nakita tong issue na to. Ayan, at pinag-aralan po muna natin, kaya hindi na po kita na-update kung meron tayong bagong topic ngayong araw na ito. Ayan po, ito lang naman po si Euphemia Kulyamat. Ayan po, no. Maraming salamat sa mga Lodi natin tunay dyan. Kay June Papa, yes, the best talaga, PRD. Oh, Lodi, best na best talaga among the rest. Wala pong makakatalo. Sa akin po ngayon, ha, dahil po nung Marcos Loyalist din po, oh, at alam ko po si PRRD ang pumapantay po sa kakayanan po ni former President Ferdinand Marcos, na loading Lodi po talaga nating mga presidente na naging maunlad po ang ating bansang Pinas. Ayun po, dahil po kay former President Ferdinand Marcos. Ayun po, buhay po kayo. Mga loading, sumusuporta sa mga gusto ng tunay ng pagbabago, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa iyong tunay na suporta, lalong-lalo na po sa mga OFW natin dyan. Walang sawang sumusuporta sa mga DDS vloggers, lahat po naman nakikipaglaban po sa tunay na pagbabago, at ako po ay sumasaludo po sa inyo, mga lods. Maraming salamat po. Ay, shoutout po kay Hotfire76 sa 13.99 Canadian dollar, konting dagdag for next person you'll help. Maraming salamat po. Ayan, bukas po mapakikita nyo yung ano, nakatuwa po kasi alam nyo naman po, di ba, hindi po ako nagbibigay ng cash talaga. Ito po, share ko lang sa inyo, hindi po nagbibigay ng cash. Pag nakita ko po yung tao na may pagpupursige sa buhay, ayan po, gusto ko pong tulungan. Pero alam nyo naman po, hindi po naman ganun kadami po yung views ko, mga lods. Kung titingnan nyo po yung aking mga video, konti lang po talaga yung income ko as a YouTuber, mga lods. Ang ginawa po namin, pinaghatian po namin yung bike na binigay namin kanina sa kanya. Tatlo po kami naghati. Ayan, yung mga lodi natin. Ayan, si Jonix. Shoutout po si Jonix Tabiusa. Carlo. Ayan po, Lopez. Shoutout. Kami po tatlo ang naghati po ng bike. ayan po, kung nakita niya yung bike, parang na-touch din po. Dahil, syempre, masaya po siya. Masaya rin po yung kanyang anak. Single dad po kasi siya. Alam po namin na hindi po niya kayang i-afford yung ganun na bike. Pero makikita po namin kapag nagra-ride kami, nanghihirap po siya ng bike. Nung last na nag-ride po kami, mga lods, yung harapang pong preno wala na po. Kaya sabi namin, kung what if kung ano naman, kaya natin siguro pag ambagan, pumayag naman po sila. At yan po, nagpapasalamat po sa aking mga kaibigan na tinulungan din po nila na mabigyan po ng bagong bike yung aming kasama sa pagbabike. Ayan po. Maraming salamat. Lalo-lalo na po sa mga lodi natin tunay dyan. Dahil po sa inyo, marami po ako napapasayang mga kababayan natin. And nabibigyan po natin ng tulong. Sana po mas marami pa po tayong mabigyan ng tulong. Hindi ko naman po lahat, alam nyo po yun, hindi ko po inaangkin lahat po ng kinikita ko po dito sa YouTube. Kumbaga, sinishare ko po talaga kapag sobra-sobra po. Ayun po, hindi po tayo ano sa pera, mga lods. hindi po kagaya ng iba dyan, kahit na sobra-sobra na po, gusto pa nila kunin yung sobra pa. Hanggang dito na po yung ating video, mga lods. Sana po kayo din po, mga lods, kung may makita po kayong taong nangangailangan ng tulong, huwag nyo na pong hintayin na ganito, ganyan. Kung kaya nyo naman po magbigay ng tulong sa inyong kapwa, bigyan nyo na po. Konting tulong, magpapasaya po yan sa kanyang pang-araw-araw na buhay. O, ayan po, pang-araw-araw na, kagaya po ng bike, pwede niyang gamitin sa kanyang pagtatrabaho. Ayan, yun po yung naisipan namin ibigay sa kanya. Ayan po. Sana po, ganun po tayong lahat, no? Magbigayan, magkapatawaran, at sana po, walang lamangan sa ating kapwa. Ayan po, yan lang naman po ang papasaya sa atin, mga lods, no? Huwag po tayo maging madamot sa ating kapwa. Kapag madamot ka, walang grasyang papasok sa'yo. Ayan po. Shoutout po sa'yo, Ron Ald. Shoutout po watching from Dubai. Shoutout po sa inyo, Crewel YT. Hotfire76, maraming salamat sa mga tulong na binibigay nyo. John Lyon, di... ni pera, lods. hindi ako namimigay ng pera, lods, ha? Hindi po ako namimigay. Gamit, bigas, dilata. Yan po ang binibigay ko. Pero cash, never po ako nagbibigay ng cash kasi alam niyo naman po, kapag cash yung binigay niyo, marami po tayo mga scammer na maglalabasan dyan. sasabihin, may sakit yung ganito ko, may sakit yung ganyan ko. Tapos alam mo naman, ang daming maraming naiisip.
ganyan. Kaya, ah, sabi, Gilda De Vera, magkano po isang bike, baka pwede mag-donate. Yung binili po namin bike mga lods, worth 6,000 po yun mga lods. Yun na po yung pinaka mababang mountain bike ngayon na naipamigay po namin. No? Sa, na, nagpasaya lang po talaga kami ng tao ngayong araw na to. Bukas po makikita nyo yung video mga lods. Antabayanan nyo po, ini-edit ko para malaman nyo po kung ano po talaga ang reaction ng nabigyan namin. Ayan po. Shoutout po sa inyo mga lods. Sa mga nag-offer po na gusto magbigay ng bike, nakakaya naman po. Hindi po talaga ako tumatanggap. Pero kung gusto nyo po talaga para po this December, marami po tayo mabigyan. Ayan po, matulungan. Plano ko po sa mga nagtatrabaho, ayan po, sa mga hospital na wala pong pangbili ng bike. Kasi alam nyo naman po, mahirap po mag-commute. Ayan po, kung meron po gusto mag-donate, chat nyo lang po ko, PM nyo lang po ko. O comment lang po kayo dyan. Makikita po natin dun sa Facebook page. PM nyo po ako dun kung gusto nyo po. Kung gusto nyo tumulong, ipapa-shoutout ko po kung sino po, kanino po galing yung binigay nyo donation mga lods. Maraming salamat po sa tunayong suporta. At sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel. Hanggang ngayon po, buhay pa rin po itong channel ko dahil sa inyo po. Mabuhay po kayo. Magpapaalam na po ko mga lods. Dahil alam nyo naman po, pahinga na po ngayon. Trabaho na naman po bukas. Kailangan nyo po magpahinga na maaga. Sige po. Yan po ba yung pangalan nyo? Hilda De Vera sa FB po. Sige po, PPM ko po kayo. Or ako na lang po i-PM nyo, Peps TV po. Yan, meron po tayong Facebook page. Yan po, maraming salamat po. No? Hanggang dito lang po ang ating video mga lods o live stream dahil nga po tapos na po tayo sa issue na ating pinalakay. Maraming salamat po no. Nararamdaman ko po talaga ang tunay na pagbabago. Papalapit na po ng papalapit. Lalo na po ngayong papalapit na po ang filing ng candidacy sa 2022. Nako, lagot tayong lahat dyan. Kailangan natin maging alam niyo po, kailangan kong makahealthy niyan. Dahil marami po tayong magiging tatalakaying issue that time. Ha? Maglalabasan na po yung ano, nag-umpisa na nga po si Achense, di ba? Ha? Ginagawa na po niya yung kanya pinangakong maghihiganti po siya o kailangan niya po palitan yung mga kumalaban po sa kanilang kaalyado, no? Ayan po mga lods. Dapat po, bantayan po natin ang mga ganyang klaseng tao. Ayan, hanggang dito lang po. At maraming salamat po sa inyong tunay na suporta sa tiwala. Ito po si Peps TV. Lagi sa inyo nagsasabi ng stay safe, stay at home, and God bless you all. Peace mga lodi. Love you all mga lodi. Ingat po kayo.